So yun po mga ka-travelers, so welcome back po ulit sa aming channel. By the way, ako nga pala si John from Road Crew Travel. So another week ang nakalipas at magkakaroon ulit tayo ng tech review. And recently nga, nagkaroon na rin ako ng review about sa SIM card ng Globe as well as Smart. So alam nyo na, ang re-review natin ngayon, of course, one of the largest, actually the third largest telco company that was recently launched. Ito yung Dito Telco, and ito yung kanilang product, which is the Dito SIM card. Nice. So recently nga, na-launch itong Dito Telco na to sa may Metro Cebu and Metro Davao, so covering only 15 areas. That was back in March 8, 2021. And then recently nga, nitong February 28, 2022, ni-launch naman ang Dito Telco dito sa Kamaynilaan, covering only certain areas. And addition to that mga ka-travelers, kung gusto nyong bumili ng ganitong klase ng SIM card, so makaka-avail kayo neto sa Dito online store o kaya sa Shopee or sa Lazada. Or pwede rin kayo makabili ng mga ganitong klase na SIM card sa mga sari-sari store na malapit sa inyo. So i-check nyo na lang mga ka-travelers. Ito nga, nabili nga lang namin doon sa may tindahan sa may malapit sa amin. And it only cost 60 pesos. So may patong na rin sila dito mga ka-travelers. Because this kind of SIM card initially launched for only 40 pesos. Siyempre, kapag naman na retailer ka, gusto mo rin naman kumita, papatungan na lang nila. And FYI na rin mga ka-travelers, since bago lang itong service ng Dito, hindi lahat ng mobile phone is compatible if you're gonna use this device. So ilalagay ko na lang sa description below yung link para malaman nyo yung mga listahan ng mga phone na compatible na pwede nyong gamitin dito sa SIM card na to. Okay. And one more thing mga ka-travelers, kapag nakapag-avail na kayo ng SIM card na to, so meron na siyang 1GB free data for 7 days. Nice. And going further mga ka-traveler, so papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano natin i-activate itong SIM card ng Dito. Alright, so yun po mga ka-traveler, so isa-setup na natin or i-activate na natin ang ating Dito SIM card. So mapapansin natin dito, merong tatlong klase ng cut itong SIM card na to. Okay, yung gagamitin natin is yung pinakamaliit, which is what they call the micro cut. Yun ba yun? Tama ba yung term na yun? But anyway, so lalagay na natin siya dito sa ating Samsung A53. Yan siya mga ka-travelers. By the way pala mga ka-travelers, once na na-insert na natin ang ating SIM card dito sa mobile phone, so automatically mag-activate na ang kanyang SIM card just by connecting to the mobile data, or pwede rin namang tumawag tayo or mag-text kahit kaninong number. Then makaka-receive na tayo ng text message coming from Dito. Ito siya mga ka-travelers, indicating na activated na ang ating SIM card. And then pagkatapos nun, kailangan na natin i-install ang Dito application. Ito siya mga ka-travelers, ayan. And then kailangan natin mag-sign in Dito using our Dito mobile number. And then of course, the password na kasama dun sa text message na na-receive natin kanina. Then after that, ma-enjoy na natin lahat ng mga perks and services na nakapaloob dito sa Dito application. Alright? Yan po. Okay. And additionally mga ka-travelers, kagaya nga na nabanggit ko kanina, hindi lahat ng mobile phone is compatible dito sa ating Dito SIM card. So there's no guarantee na pwede nating ma-avail yung call or text services ng ating Dito SIM card kapag ka hindi compatible ang ating mobile phone. But no worries, kasi pwede pa rin naman natin magamit yung kanyang data services. So ang gagawin lang natin is i-activate lang natin ito. Alright, so yun po na mga ka-traveler. So nandito tayo ngayon sa labas ng bahay, and this would be the ultimate test. Aalamin natin ngayon kung gaano kabilis ang data connection ng ating Dito SIM card, okay? So disclaimer lang mga ka-travelers, iba pa rin ang makukuha nating result depende sa lugar kung nasan kayo. So kami kasi nandito sa southern part ng Metro Manila, so alamin natin kung gaano kabilis ang data connection dito sa lugar namin. Okay, so click na natin itong go. Ayan, makikita natin dito ang ating connection. Uy, bumulusok na siya mga ka-travelers. Alright. Okay. Alright, so tingnan natin yung upload speed. Wow, ang bilis mga ka-travelers. So, yung download speed niya is 40.1 Mbps. And the upload speed is 17.4
Mbps. Not bad. So mabilis na rin mga ka-travelers. So sulit na sulit tayo dito sa Dito SIM card. So dito na tayo mga ka-travelers. Alright, so ang tanong, sulit nga ba kapag nag-avail tayo ng Dito SIM card? And the answer to that is yes and no. Okay, so bakit dalawang sinagot ko? Yes, sulit na sulit ng mga ka-travelers, lalong-lalo na kapag ang phone na gamit nyo is compatible dito sa ganitong klase ng SIM card. Napakadali lang niya i-setup at murang-mura pa. Pero sa kabilang banda, hindi siya sulit, lalong-lalo na kapag ang phone na gamit nyo ay hindi compatible sa ganitong klase ng SIM card. So kagaya nga na sinabi ko kanina, there's no guarantee na makaka-avail ka ng text or call services sa ganitong klase ng SIM card kapag ka hindi compatible ang inyong unit. At yung pong amazing vlog na naipresent ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless!